programang maglilinaw sa mga isyu at katanungan ng mga mamamayan sa mga usaping pang-eleksyon. Fabio Komalek, tutugon sa mga katanungan ng mga nakikinig na botanteng Pilipino na nasa loob at labas ng bansa. Ito ay habang inaabangan at pinananabikan ang 2019 National at Local Elections. Fabio Komalek sa DWIC. At ngayon, narito si Director James Jimenez ng Komalek Education and Information Department. Magandang hapon mga kababayan, magandang hapon mga kaibigan at welcome na naman po ulit dito sa ating Radyo Komelec. Marami tayong pag-uusapan ngayon, so buckle in. Let's start with what we usually do, yung balita, no? Tunghayan natin ang mga updates mula kay Sara ng EID, tiga Commission on Elections din siya. So Sara, anong balita ngayon? Okay, para sa unang balita, ang COMELEC ay magmo-monitor din ng campaign material sa PUVs at magsasagawa ng Operation Backlash Launch. Ang mga public utility vehicles or PUVs na may nakapaskil na maling campaign materials ay maaaring panagutin dahil sa paglabag sa mga kondisyon na itinakda sa kanilang prangkisa at sa mga patakaran ng COMELEC. Alinsunod sa COMELEC Resolution Number 10488, ang tamang sukat ng poster ay 2 by 3 feet. At maaari lamang itong ilagay sa likod na bahagi ng sasakyan ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez. Maliban sa kaparusahang election offense, ang paglabag ay maaaring magresulta sa multa, suspension o kanselasyon ng prangkisa, ani naman ni LTFRB Chairman Martin Delgra. Sa hiwalay na joint press conference kahapon ng COMELEC, NCRPO, DPWH at MMDA ay inilabas na ang guidelines para sa wastong campaign posters. Inanunsyo rin sa presko na magkakaroon ng Operation Backlash Activity sa ika-28 ng Pebrero dito sa Kalakhang, Maynila, ang nagkakaisang puwersa ng mga nasabing ahensya. Sara, balikan lang natin ng konti yung balita mo, no? Para malinaw na malinaw lang tayo. Yes, sir. So, ang sinasabi ba natin dito na bawal na sa mga public utility vehicles yung paglalagay ng mga political ads? Yan yung announcement ng LTFRB, di ba? Pero sir, as long as nagko-comply sila doon sa size requirements natin, which is 2 by 3 feet, at saka hindi sila magpapaskil sa bintana, sa side windows noong bus or PUVs, allowed naman ito ayon sa rules and regulations ng course. Okay, so linawin natin. Pwede, pero may sukat. Yes, sir. So dapat 2 feet by 3 feet. Yes, sir. Tapos, hindi pwede sa mga bintana, sa side ng bus, or nung kahit anumang vehicle, sa likod. Kasi dyan natin nakikita yung malalaki, yung mga bus wrap, yung mga ganyan. Allowed ba yan? So, ayon po kay LTFRB Chairman Martin Delgra, yung likod na parte ng bus ay tinatawag na back windshield. At pwede naman pong maglagay dito ng campaign posters as long as sumusunod pa rin siya doon sa 2 by 3 feet. Paano Sarah, kunyari, kung 2 feet by 3 feet nga yung poster mo, pero pag dikit-dikitin mo naman, so individually 2 feet by 3 feet siya, pero pag didikit-dikitin mo, pwede ba 'yon? That is a workaround, sir, pero technically as long as the individual posters are 2 by 3 feet, pasok pa rin siya sa requirements ng. Pero tandaan natin, LTFRB po ang naglabas ng regulation na ito. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang pinaka-importanting consideration nila dito ay safety, no? So safety. So 'yun pa rin ang angulo ng LTFRB dito. Pwede kang maglagay ng poster sa likod ng bus, halimbawa yung back windshield, pero kapag wala nang makitaan yung bus driver, syempre papasok dyan yung pagbabawal. No? So 2 feet by 3 feet, and dapat hindi ma-obstruct yung view ng ating mga driver. Kasi nga, again, delikado yan. So, ibig ba sabihin nito, ang LTFRB magbabaklas ng mga ganyan? Or may hinihintay silang hudyat mula sa COMELEC? Tulad po ng sinabi ni LTFRB Chair Delgra sa presscon, iiwasan naman nilang magbacklash on-site since ayaw nilang makapag-cause ng traffic, no? So, antayin din nila yung directive from COMELEC na magbibigay ng karampatang notice doon sa mga magbabiolate ng rules na ito at bibigyan sila ng notice, 3 days notice para tanggalin kusa yung posters. Alright, maraming salamat Sara at
Sa ngayon, yan po yung pinakamalaking development natin this week, no? Malinaw na, yung ating PUV, pwedeng magkabit ng posters at political ads, pero may limitations. Hindi pwedeng magbigay ng maglagay ng poster na natatakpan yung ano, yung view ng driver at kailangan tapat sa sukat na binibigay ng COMELEC na 2 feet by 3 feet. So ngayon po, magpo-pause lang tayo for a while, makinig lang tayo doon sa pitong hakbang tungo sa tamang pagboto. Radio COMELEC. Narito ang pitong hakbang para sa tamang pagboto gamit ang vote counting machine o VCM. Una, pumunta sa polling place kung saan ka boboto. Mabuting magdala ng anumang valid ID. Hanapin ang inyong pangalan sa Precinct Computerized Voters List o PCVL. At tandaan ang inyong precinct number at sequence number sa listahan. Pangalawa, lumapit sa BEI at sabihin ang inyong pangalan, precinct number, at sequence number. Pangatlo, matapos matiyak ng BEI ang iyong pagkakakilanlan at masiguro na ikaw ay hindi pa nakaboto sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong mga kuko, ikaw ay bibigyan na ng balota. I-check na wala itong anumang marka o shade liban lamang sa pirma ng BEI. Pang-apat, gamit ang marking pen, i-shade ng buo ang oval sa tabi ng pangalan ng kandidatong iyong napili. Huwag mag-overvote o mag-shade ng lagpas sa bilang na dapat iboto sa bawat posisyon. Panlima, ipasok ang inyong balota sa vote counting machine o VCM. Ibalik ang marking pen at ballot secrecy folder sa BEI. Pang-anim, ipoproseso ng VCM ang inyong balota. Ito ay magpiprint ng voter's receipt kung saan nakasulat ang inyong mga binoto. Pagkatapos, ay makakast na ang inyong boto. Ang resibo ay itutupi ng BEI at gugupitin. Bago ibigay, lalagyan ng indelible ink ang kuko ng inyong kanang hintuturo. Pampito, i-verify ng botante ang kanyang voter's receipt. Pagkatapos, ay dapat niya itong ihulog sa voter's receipt receptacle. Tandaan, bawal ilabas o iuwi o kuhaan ng litrato ang resibo. Kung sakaling may objection o pagtutol kung paano binasa ng VCM ang iyong balota, pirmahan ang likod ng inyong voter's receipt. Isusulat ng BEI ang nasabing objection sa minutes at ikakabit din dito ang pinirmahang resibo. Pag-isipan mabuti ang kandidatong iboboto para sa sarili, pamilya at bansa. Nagbabalik si Director James Jimenez sa programang Radio COMELEC. Welcome back. At ngayon, kasama natin yung mga bisita natin today, no? Maraming nagsasabi na during election time, COMELEC ang pinaka-powerful, ganyan-ganyan, na lahat, COMELEC ang gagawa. Pero hindi naman po yun exactly true. Ang COMELEC ay talagang nangangailangan din ng tulong. At para sa tulong na yan, tayo ay tumitingin dun sa mga iba't ibang organisasyon na depende, no? Depende sa i-a-apply nila, maari silang maging accredited citizens arm para tulungan ang COMELEC sa mga espesipikong aspeto ng trabaho ng COMELEC. Today, sinasamahan tayo ng dalawang mga citizens arm natin na talagang noon pa man ay talagang napaka-aktibo na sa pagtulong sa COMELEC at sa pagsisiguro na ang mga halala natin ay maayos ang pagpapatakbo. Unang-una, siyempre, ang palagi ninyong naririnig recently, of course, yung ating tinatawag na Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Itinatag siya noong 1991 ni Jaime Cardinal Sin, nung dating COMELEC Commissioner natin, si Heidi Yorak, si Henrietta Divilla, at iba pa, marami pang mga, ano, no, mga malalaking tao na sobrang aktibo sa civil society noon. And since then, patuloy sila every election tumutulong sa COMELEC at hindi nawawala sa tabi ng COMELEC sa pagsuporta ng ating trabaho. At we're also joined today by a representative from the National Citizens Movement for Free Elections, isang veterano sa larangin ng election administration na in fact
naging parang naging batayan throughout Asia, no, for similar election watchdogs. In fact, may mga election watchdogs sa ibang bansa na halos katunog ang pangalan sa NAMFREL, no? So makikita mo yung impluensya ng grupo na ito. Ito itinatag naman ni Ginoong Jose Concepcion noong 1983. So nandito po sila at pinalad po talaga tayo na hindi nila tayo nilaglag today. So kasama natin from PPCRV si Ma'am Maribel Buenaobra, ang Executive Director ng PPCRV. Ma'am, bati muna kayo, ma'am. Magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali sa mga tagapakinig at sa iyo, James, at sa mga kasama ko dito sa studio. Thank you. At kasama po natin ang representative din ng NAMFREL, ang Secretary General naman ng the Venerable NAMFREL. Of course, the equally distinguished Mr. Eric Jude Alvia. Sir, magandang Eric. Magandang hapon naman, James. Magandang hapon din sa mga tagapakinig mo at sa mga kasama natin dito ngayon, no? Walang laglagan. Walang laglagan. Sabay-sabay tayong tutugunan yung mga problema nito. Yes, sir. Thank you. Thank you very much for coming. And of course, kasama natin ang isang volunteer ng PPCRV na ang sabi ay bayan muna bago recitation. So, welcome to Radyo Comelec, Ma'am Sasa Montes, isang PPCRV volunteer. Magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you for coming. So, as you very well know, we are well into the campaign period po at marami na tayong nakikitang mga pagkilos ng mga kandidato. At marami na ring nagawa ang COMELEC itong mga nakaraang araw. And of course, hindi lahat yan have been met with universal acclaim, shall we say. And we've had our share of controversy just in the last couple of weeks, even though kasi simula lang nung ating campaign period. And I think mahaba pa ang tatakbuhin natin, ano? So if we can start with Ma'am Maribel, is there anything, first of all, that PPCRV would like to put out there, and then we'll get into deeper discussions in a bit. Pero kung meron po kayong masasabi muna from PPCRV, baka may announcements muna kayo. Okay. Maraming salamat, James. Ha? Salamat sa paanyaya mo today at sa mga tagapakinig. Meron po kaming magandang mga balita para sa inyo. Unang-una, ang paghahanda ng PPCRV ay mula pa nung nagkaroon tayo ng Bangsamoro Organic Law Plebiscite. Nandun na po kami. Patuloy po tayo sa Mayo. Nagkaroon lang po kami na isang partnership with East-West Group para po mag-roll out ng tinatawag naming Voters Education Online Course. At siguro mamaya, SASAC will be able to provide details on that. Pangalawa, meron na po tayong partnerships na sinasagawa sa mga universidad at saka mga eskwelahan para po sa volunteer na pwede namin ma-recruit as poll watchers o dun po sa ating command center. So, antabayanan niyo po ang inyong mga parishes pag sila po ay nagtawag ng mga recruiters. I'm sorry, nagtawag ng mga volunteers. And please, hopefully, ay maging bukas po kayo sa volunteer recruitment. Napakahalaga po ng volunteerism, no? At nakakatawa na yan ang panawagan natin kasi parang kuminsan nararamdaman natin yan ang kulang sa lipunan natin ngayon, eh. So speaking of volunteers, ang pinakatanyag ng mga na grupo ng volunteers sa Pilipinas siguro ang NAMFREL. Sir Eric, baka may makikwento ka sa amin. Okay, so yan, tama rin, katulad din nga ng mga kasama natin, no, sa PPCRB, kala ng mga iba ngayon pa lang tayo nag-uumpisa, mm-hmm. Di ba? Pero tama 'yon, no, yung umpisa ng pagprepara, no, para sa halalan, nag-umpisa yan nga nung Mayo pa, nung nagkaroon ng barangay at SK election. So, right. Sunod na, no, siguro within a span of one year nagkaroon tayo ng mga dalawa o tatlong election kasi meron pang special election sa Marawi. Mm-hmm. Tapos nagkaroon pa tayo ng plebisito nga sa ARM region, no? Apo. Tapos ngayon, of course, may hinaharap tayong midterm elections at yung mga iba pang may usapan na magkakaroon ng plebisito tungkol sa ating constitution, no? So ito ngayon ang tinitingnan ng mga volunteers natin sa NAMFREL, pero day in day out kasi ang trabaho ng NAMFREL, eh. Hindi lang tumitigil sa eleksyon, eh. So hindi rin kayo seasonal katulad namin daw. Talagang patuloy yan. So yung kasama na sinasabi na
election volunteer cycle, election cycle 'yan eh. Hindi yes. lang ang tingin ng kasi ng mga tao, yung election ay yung pag sa araw lang ng halalan. Totoo. Pero sinasabi nga natin sa mga volunteer natin, pagpasok pa lang nila, huwag niyo lang bantayan yung mga kandidatong ano, yung boto ng mga kandidato nyo, mas lalong bantayan nyo yung kanilang performance pag nakuluklok na sila sa posisyon. Yun ang ginagawa ng mga volunteer ng NAMPREL. So, sa kanayunan nila, sa mga lokalidad nila, pati dun sa national level, nag-farm out sila into good governance program para masarado yung loop na sinasabi natin. So ngayon, nakatuon tayo ngayon sa midterm elections muna sa May. Sir Eric, Ma'am Maribel, parehong yung organizations niyo, PPCRV and NAMPREL, they're both trying to get accredited as a citizen's arm, hindi po ba ng COMELEC? Ah, kayo ma'am, no? Sir, kayo accredited. Yung resulta na lang, di ba? Can you share with the public, anong specific aspect ng election work ang magiging citizen's arm kayo? Kasi iba-iba ho yan eh. May citizen's arm tayo for voter education, may citizen's arm tayo for poll watching. So, iba-iba yan. So, ma'am, from PPCRV, ma'am, ano po ang inyong nire-request na maging citizen's arm kayo? What for? Okay. Salamat, James, sa tanong, ano, para lang maklaro natin kung ano yung mandato ng PPCRV. Una-una, nag-apply po kami for accreditation na citizen's arm. Ang mandato po namin ay tatlo, voters education, poll watching, at saka tinatawag na unofficial parallel count. Gusto ko lang i-diin na, i-emphasize na non-partisan, impartial. So lahat ng mga activities pertaining to those three mandates, kailangan ang mga volunteers ay non-partisan at impartial. Hindi po pwedeng kumuha ng mga volunteers na kumakandidato o kaya naman nangangampanya for particular candidates. So halimbawa sa voters education, nandun lang ako sa St. Scholastica's last week. Mamayang hapon po, meron po akong isang colleague who's going to be there sa PACO next week na sa Assumption, UP at saka UST. So hinihikayat po natin ang mga kabataan, lalo na ngayon is the year of the youth, na sila po ay mag-volunteer at magsilbi para sa bayan. Katuwang po kami ng COMELEC dyan. Yung pangalawang mandato po natin at tinatawag na poll watching, nung nakaraang eleksyon, nung 2010, meron kaming mga kalahating milyon na volunteers. Nung 2016 elections, mga 650,000. Ngayong Bangsamoro Organic Law Plebiscite, nag-field din po kami sa ARM, pati po sa Lanao Norte, pati po sa North Cotabato. At ngayong midterm elections, we're hoping to get additional 300,000 volunteers. So sana naman ay mag-volunteer po ang mga kabataan, punta po kayo sa mga parishes for that. Yung pangatlong mandato namin na nais namin isagawa, na inaisagawa na namin since 2010 pa, 2016 at kung saan pa, at tinatawag namin unofficial parallel count. Kami po ay katuwang ng COMELEC para magbigay po ng mga datos tungkol sa election returns. Nagba-validate po ang aming encoders to ensure na tama yung inilalabas ng transmission, it is validated by the election returns, at yun po ang gusto naming maisagawa ngayong 2019. Meron po kami command center sa Popayos na isasagawa at nangangailangan po kami ng mga 300 volunteer encoders per day for a month. Wow. We will have about 100 computers and we are working with universities and schools to provide volunteers for that. At we have to make sure na alam nila kung anong kanilang gagawin. Kaya halos araw-araw na po kami nakikipag-usap sa mga universities and schools at kung may mga tagapakinig po na kinatawa ng mga universidad at mga eskwelahan, makipag-ugnayan po kayo sa amin. We very much want to encourage you to volunteer either as poll watcher, as volunteer encoder, at pati na sa mga voters education. Imbitahin niyo po kami sa mga voters education seminars po ninyo. Libre po ito, wala po itong bayad. Kami po ay nagagalak na makapagsilbi sa ating bansa for that. Thank you, ma'am. At Sir Eric, ang NAMPREL naman will be accredited for what particular aspect of the job? So, inaantay na lang natin yung resulta nga ng aming hearing at inaantabayan din natin yung resolution na yan. No? Over and above yung mga basic things na poll watching and also monitoring the conduct of the elections and also monitoring also the delivery of certain election paraphernalia and ballot printing, no, meron pa rin tinitingnan, no, yung kampanya, no, yung conduct ng campaign, no, tingnan natin yan, no, pag-uusapan natin ng malalim-lalim yan, mamaya ng konti yung conduct ng campaign, kasama na diyan yung
sources din ng mga contributions. Ah. Pati yung, so ang tawag din dito, campaign finance. Oo. At isa pa yung level ng intimidation and violence, no? Dahil kahit na nakatutok tayo nga sa resulta, pero yung pagpapatakbo naman sa labas ng election system, hindi natin natututukan. At saka ngayon, sir, kung hindi ako nagkakamali, parang ang dami-daming violent incidents tayo natatala, no? Nakakabahala yun. Much more than the previous elections. Nakakabahala yun. So, hindi natin matatawag yung ating halala na mapayapa, no? Kung ganun man, may intimidation o may paggamit ng lahas, no? So, basic three things din ang hiningi namin dun sa aming petition, no? Yung unang-una, no? Regular naman talaga na ginagamit, ginagawa na ng NAMPREL yun. Kasi yun din yung core competence ng mga volunteers namin. Yung random manual audit, no? Yung unang-unang trabaho na yan, ikukumpara natin on select precincts yung laman ng ballot box, yung balota mismo, kung saan nilagdaan ng botante yung kanyang intent, at kukumpara natin sa resulta ng makina. Kung tama yung basa. Kung tama. Tapos dapat wala, di ba? Dapat halos walang mali yun, no? Tapos pangalawa, kasi accuracy ng makina ang tinitingnan natin. Kala ng mga iba, may bearing yan sa proclamation. Wala. Okay. Walang bearing, no? Yun yung gusto natin ipaliwanag dyan, no? So, ibig sabihin, yung ginagawa ng random manual audit, hindi yan makaka-apekto sa resulta ng bilangan. Oo. Pero chine-check natin yan, mahalagang bahagi yan para ma-improve pa natin ang sistema in the future and to find out kung talaga may problema. No? At ikasama na yun dun sa multiple levels of validation. Right. Yung PPCRB, tinitingnan nila by checking the election returns based on the fifth copy and also yung election yung resulta ng transmitted results, kinukumpara yun, dapat may isang level pa na actual now. Yes. Balota, kasi yun yung ating parang paper trail na mga balot. Pangalawa, yung hinihingi din natin dun sa ating petition sa accreditation, yung open election data. Kasi yung open election data website, lahat ng datos, lahat ng impormasyon, kasi dapat ipamahagi, no, sa taong bayan, no, sa interested parties, para sila mismo makaka-check kung ano ba yung resulta nila sa precinct level. Nakita natin sa mga ibang halalan sa ibang bansa na kung saan kinalat yung mga impormasyon na yan, right. Nakagawa sila ng bilang at hindi question yung resulta. Kasi maraming nakakapag-check. At kung meron man lang mandaya at ginalaw yung figures, huli ka. No? So ito yung ngayong ibang sistema ng seguridad ng ating election system. Imbis na maglagay ka ng walls o gatekeeper ka, ikalat mo. Ito sa rin tinatawag na security through transparency, obscurity. No? Correct. Oo. Yun yung pangalawa. No? Mm-hmm. Yung pangatlo naman na gagawin din natin ay yung kasalukuyan ang ginagawa natin ay yung AES monitoring. That's kasi nice. Isa sa component ng ating halalan yung automated election system. So, alam natin, masalimuot dahil medyo sophisticated na yung sistema natin. So, dapat every step of the way binabantayan natin. Great. Sir, since nabanggit mo yung random manual audit at ang bahagi ng random manual audit ay chine-check natin kung paano binabasa ng makina yung mga balota, maganda yan. Punta tayo ngayon, meron kaming hinandang konting segment, no, para doon sa proper ballot shading. Meron po kasi tayong Facebook Live, so meron tayong konting visuals dyan, at meron din, may kasamang kwentuhan dyan, ano? So, pasukin natin yung ating ballot shading audiovisual. So, kung ready na kayo, let's do that. Radio Kamalay! At may chika na sa kasenyo. Mahalaga ito para mas masigurado nating counted ang boto mo para sa napupusuan mong kandidato sa darating na eleksyon. Shading, Bes, gusto mo pang manalo ng iyong kandidato? Full shading dapat. Maaaring basahin ng vote counting machine o VCM ang 25% shading na gaya ng makapal na check, X at 1/4 lang na shade sa loob ng bilog. Pero, para masigurado, shade in full. Mabibilang rin ang VCM o vote counting machine ang pag-shade mo kapag ito ay lumampas sa bilog. Hinding-hindi mabibilang ng VCM ang maling pag-shade, gaya ng paglagay ng manipis na check, X, pagbilog at paglinya. Tandaan, para mabilang ang iyong boto, kailangang manigurado. Shade in full, best!
kilala sa iyo. Yung aking talent, 'di ba? Okay. So, 'yan po yung ating 'yan po yung ating basic instructions para doon sa ating shading, no? Just to remind people, ang threshold po natin ay 25%. Ibig sabihin, kung 25%, mabibilang na 'yan. Kaso lang, ang problema natin diyan eh paano mo malalaman kung 25% na yung na-shade mo? Kaya nga 100% ang nire-recommenda natin para kung kapusin ka man, at least marami ka pa rin na-shade. Mataas pa rin ang chance ang mabilang. Ang gusto lang po ng COMELEC ay masiguro na mas maraming boto ang mabibilang ng tama. Kasi kung kakapusin po tayo, kunyari, ginuhitan mo lang o yung sinasabi na iba, tuldukan mo lang, tapos hindi na bilang, eh sayang naman yung boto ninyo, no? Tingnan natin yung ating mga shade, napakaliit lang po ng space na yan. So kayang-kaya ng mga tao yan. So now, balik tayo sa usapan natin. Ma'am Sasa, we've heard kung ano yung mga ginagawa ng mga organizations na PPCRV at NAMFREL. But I would like to hear from a regular voter, for instance, na nag-volunteer. Ma'am, bakit kayo nag-volunteer para sa election work na ganito? Bilang member din ng kabataan, naniniwala ko na yung quality ng mga elected officials natin reflective siya sa quality ng mga botante. So, para sa akin, kailangan mas ma-inform pa yung maraming botante para umunlad din yung Pilipinas sa pamamagitan ng pag-elect ng mga okay or may kalidad na mga kandidato. So, yung sa voter education project namin, in-emphasize namin dito yung mga moral aspects, hindi pagtanggap ng mga pera or vote buying, so against kami doon lahat. So it's more of an information campaign. So ngayon naisip namin din kami ng mga fellow young people in nag-volunteer, why not gawin ito in digital form, so through phones, mobile phones, lahat ngayon kasi ng mga kabataan may phone eh. Hindi ka lumalabas ng bahay pag wala kang phone. Like, babalik ka pa ng bahay para lang kunin yung phone mo. Ah. So, ngayon, gumawa kami ng website. Ang website nito ay ppcrv.aptitude.xyz. Aptitude yung double P. So, app parang ganun. And doon, para siyang integrate namin yung YouTube features. Pwede ka manood ng video on voter education. Makita mo doon yung nandun yung mga prominent volunteers namin like sina Chris Chu, so declaring their support for PPCRV and their support for the voter education, plus yung mga usual na problema during election na nakita natin. Sasa, ang butante po natin ngayon nasa 61 million voters ang estimate natin, and about a third of that are the youth. So my question to everyone, I guess, is that how many of the youth are activated the way you are? No? Marami ba dun sa kabataan na yon, about 20 million, sa tansya ninyo, ilan sa kanila ang more or less kasing gising or woke ng mga kabataan katulad ni Ma'am Sasa? Sa tingin niyo, kasi sa tingin ko kasi magiging relevant yung estimate na yan pag-uusapan natin yung quality ng elections, no? Madali siguro magpa-participate ng tao dahil of course ang Pilipinas isa sa mataas ang turnout, no? We average around 75 to almost 80% every election. So wala tayong problema sa quantity or sa volume of participation. I guess I'm more concerned, especially from the voter ed angle, doon sa quality ng participation. And since, again, napakaganda niyan, www.ppcrv.aptitude.xyz. Wow, bagong mga domains ang mga ginagamit niyo ngayon, ha? That's awesome. So, ano po sa tingin ninyo yung level of activation ng mga kabataan na yun? Again, 20 million. Tandaan natin, dating 2016, 16 million lang nagkaroon tayo ng presidente. So now with 20 million, ano po kaya ang ma-expect natin from the youth? Sir Eric? Okay. Sa pinakahuling datos, ang galing din sa inyo, 23 million. Oh, youth! Ang boto. Million. Yung 2 million doon, yung 15 to 17. Yes po. Yung SK.
o SK, pero hindi yan boboto ngayon sa Mayo. Pero yung 18 to 30, no, kasi yun yung ating classification yata ng youth. Mga ibang bansa, may 34, mga iba 40. Eh, yung iba, abot pa nga ako eh. Mga gayo, pasok. So, ngayon yung tinitingnan natin, yung 21 million na yan. Uh-huh. Yung 21 million na yan, yes, true. No? They're social media. They're wired. No? Mm-hmm. They're connected. But I would agree, no? How many are engaged? Yes. How many have? Mm-hmm. When I would do the rounds, no, dun sa mga eskwelahan, tinatanong, ilan sa inyo ang nakapag-rehistro? Kuminsang kalahati. Kalahati ilang. Tapos dun sa kalahati, ilan ang lalabas at boboto? Yung tipong pag na-hassle, pag nainitan, kung medyo umulan, talagang persistent at may grit to continue voting. Kuminsan pag hindi lang nila nakita yung kanilang pangalan, uwi na. Ayaw na. Mm. Uwi na. So may problema talaga sa... May problema pa rin sa engagement. Engagement. Yun pa rin eh. Pati ngayon, siguro maraming distraction. O kaya nakikita nila na yung halaga ng pagboboto eh hindi masyadong kapit sa kanilang paniniwala o sa nakikita nila may disconnect, hindi na lang sila tumutuloy. So yun pa rin ang challenge nating lahat, no? Yung i-engage yung youth. Marami nga, maraming, pero ilan doon? Ma'am, Sumasaayon ako na kulang engagement ng kabataan ngayon. Kung titingnan natin yung 2016 election, social media was a game changer. Right. For example, ang Facebook, ang Twitter, Instagram, lahat yan. Ang ating mga pamilya, they would connect with overseas Filipino workers through social media. Kaya naman yung boto ng overseas Filipino workers, naging malaki ang kanilang impact, halimbawa sa resulta ng election. So nakikita namin na dahil engaged ang youth sa social media, kinakailangan natin bigyan natin sila ng content. Kaya kami nagsagawa ng, we developed a voters education online course. Siguro ang magandang ipaliwanag doon na may survey doon eh. May survey doon na kung first time voter ba sila, ano ang pananaw nila tungkol sa eleksyon? Ano ang kahalagahan halimbawa ng right to suffrage? Ano ang kahalagahan ng future ng eleksyon sa kanilang future? Sila ba ay masaya? Sila ba ay worry? Sila ba ay natatakot yung mga pangamba nila tungkol sa eleksyon? Kaya magkakaroon tayo ng baseline data pag ang mga kabataan halimbawa mag-connect dun sa online voters education course po natin. Ma'am, na-excite ako dyan. Kailan natin malalaman ang resulta ng survey na yan? May outlook na ba tayo dyan kung mga kailan lalabas? Kasi mahalaga yung mga tanong ninyo eh. No? Mag-gauge natin yung level of engagement. Oo, mag-gauge na. At gusto nga namin i-share ito sa COMELEC. Ano? I hope to have a discussion with Com Guanson para naman yung Office of the Voters Assistant of Overseas Voters Office can also tell the embassies and consulates na pwede ba yung mga OFWs mag-online coursing po kayo. Hindi lang po ito para sa kabataan. We are encouraging professionals. We are encouraging not only the youth but everyone who are a little lukewarm sa kanilang pag-response sa eleksyon. Yung mga medyo tinatamad, bakit ka pupunta doon? Tinatamad ka, nagugutom ka, manunod na lang ako ng sine or maglalakwatsa na lang ako. Hihikayatin natin sila na, teka, bigyan natin ng sarili natin ng pagkakataon na tumaya naman tayo sa bansa natin. Una, tataya tayo sa eleksyon. Of course, eleksyon is just not the end-all and be-all of democracy. It is only one avenue. Pero mahalaga siya kasi ang bawat boto ay katumbas ng boto halimbawa ng kahit sino, ng presidente, ng congressman. So, dapat tataya ang mga botante. That's great, ma'am. So, balik ako kay Ma'am Sasa. Ma'am, ilan kayo? Ilan kayong activated? Sa tingin mo, sa tansya ng grupo mo, ilan kayong kabataan ang talagang bahagi nito in the sense na willing to maya, willing to forgo, let's say, isang araw ng lakwatsa or not to watch that movie para pumila, para bumoto? Sa tingin nyo ba marami kayo? Sir, sa tingin ko marami kami. Like, as of now, yung mga colleagues natin na fellow students in UP are doing their own din. Sa bawat schools, activated naman sila, sir. Para sa akin, majority ng kabataan engaged ngayong election. Siguro dahil na rin sa social media, nakikita nila na kung ayaw nila nangyari sa bansa, pumoto kayo. So ngayon, nakita ko rin na
it also takes a fellow youth to activate the youth. So ngayon, we have a lot of volunteers my age, even younger than me, still students. We have one volunteer taking his thesis now, then going with us around the country just to do this. And for me, yung mga ganong storya ng mga kabataan nag-activate ng fellow youth, yun yung mas tatatak sa kanila. And with those kinds of activities ng fellow volunteers, I think majority or not all of the youth will be activated. And if you say na 23 million are youth voters, we can change the country. Absolutely. Tama nga sabi mo kanina, bayan muna bago resit. No? Tama yun. Although, recitation. Okay. So, we're gonna take a break. Meron lang tayo news break from the station. At please stay tuned. Balik po kayo at marami pa tayong pag-uusapan. Radio Kabalik. Nagbabalik si Director James Jimenez sa programang Radio Kabalik. Okay, maraming salamat po dun sa mga bumalik sa ating programa. Bago natin balikan yung ating mga bisita, napakaganda ng ating diskusyon. Kinikwento ko kanina, nung ako'y nag-a-attend lang sa mga programang ganito, parang nahahabaan ako. Pero ngayong naupo na ako dito sa likod ng board, parang na-realize ko, kulang na kulang pala talaga ang oras. Anyway, ngayon kung kayo ay nanonood sa ating Facebook Live, lalabas yung ating mga nakalap na impormasyon, mga report, mga incident reports mula sa mga netizens. Meron po kasi tayo, ma'am, na kampanya, yung tinatawag nating Sumbong sa Comelec. Hashtag Sumbong sa Comelec, kung saan niyayaya natin yung mga kababayan nating netizens na magsumbong ng mga nakikita nilang violations sa kanilang mga paligid. Sara, kumusta naman ang response sa Sumbong sa Comelec? Sir, madaming nagsusumbong based sa pagkakalap namin ng impormasyon through the hashtag Sumbong sa Comelec sa ating official social media accounts, sa Twitter, sa Facebook, at pati na rin yung mga nag-i-email sa ating email addresses na talktocomelec@gmail.com, comelectv@gmail.com, pati na rin dun sa ating official email address na eid@comelec.gov.ph. Hindi lang po sa Metro Manila mayroong mga nagre-report ng mga hindi sumusunod na kandidato, supporters or sympathizers doon sa mga patakaran ng Comelec regarding lawful election paraphernalia. Saan natin makikita yung kanilang mga sumbong? Kasi gusto ko na hindi lang tayo sa Comelec ang nakakita, pati syempre yung publiko, di ba? Kasi ayaw nating masabi ng tao na sinumbong nga namin sa inyo, inupuan nyo naman. No? So pwede niyo po sigurong tingnan sa website, 'di ba? Sa Facebook, pwede ba, Sara? Yes, sir, sa ating official social media accounts, yung Comelec sa Twitter at sa Facebook, pati na rin sa Instagram. Meron tayong ding Radyo Comelec Instagram, Twitter and Facebook pages din na pwede nilang makita doon yung mga nagsusumbong doon, at pwede rin silang mag-post doon para sa kanilang kanilang sumbong. Great. Ang problema lang natin talaga, kuminsan po, ang expectation ng publiko natin, medyo instant dapat ang resulta. Oo, medyo nakaka-frustrate yan. At naiintindihan naman natin, marami sa mga kababayan natin, gusto nila pag sinumbong today, tanggal na bukas. Hindi naman po nangyayari ng ganyan yan. Pero, I'm happy to report, ever since sinimula natin to noong February 12, marami pong nagtanggalan ng mga poster at mga billboard nila on their own. No? Kaninang umaga lang, may nagsabi sa akin, meron daw isang napakalaking billboard na sobrang kinamumuhian niya na. Kasi araw-araw niya nakikita, pero ngayon ay wala na. Yan mga yan po ay nagpapasalamat din tayo sa mga kandidato. Of course, credit where credit is due. Kapag sila ay nakinig sa sabi natin at sa sumbong natin, tinatanggal naman po nila. Nevertheless, meron pa rin mga offenders, no? At yan po yung mga kakasuhan talaga ng Comelec. Katulad ng nabanggit ni Sara kanina, magkakaroon tayo ng pagbabaklas dito sa Metro Manila. Yan po ay on February 28. Magsisimula tayo at 10:30 a.m. dito sa EDSA. Susuyurin natin yung mga major thoroughfares ng Metro Manila at i-document natin yung mga
billboards na nandiyan pa. Marami po doon sa mga billboards na the past few days naging ugat ng sobrang galit ng mga netizens. Ang alam ko, marami dyan tanggal na. Pero kung meron pa ring natitira at makikita natin on the 28th, babaklasin po natin yan kasama ang teams from the DPWH, MMDA, and of course yung ating COMELEC NCR, no? Yung ating National Capital Region Office. So meron din po tayo kasi director para sa NCR eh. So sasama sila sa atin kasama yung mga election officer. Yan po yung kumbaga proper channels na tinatawag natin pagdating sa pagproseso ng mga complaint ng mga violations of campaign rules. Kailangan ma-document natin and then papadala natin ng notice, at after that kung talagang hindi sila sumusunod ay kakasuhan na talaga natin, no? So I guess lumalabas po ngayon sa ating live yung mga iba't ibang litratong nakuha na natin galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi lang po yan sa Metro Manila, meron tayong mga natatanggap mula Naga, Bacolod, Cebu, Davao. So marami po tayong nakukuhang mga examples ng mga violations. Yung mga violations na nakikita natin, pangkaraniwan, yan ay poster-related or billboard-related. Pero gusto ko lang linawin sa mga kababayan natin, hindi lang yan ang pwede ninyong isumbong. Halimbawa, pwede nyo rin isumbong sa amin yung mga tinatawag na unsolicited campaign text. Unsolicited campaign text, no? Merong mga regulations ang appropriate government agencies dyan, halimbawa yung National Telecommunications Commission. Pero syempre, tumutulong din tayo sa monitoring ng NTC. So kapag binigay nyo sa amin yung impormasyon tungkol sa mga text na tatanggap ninyo from politicos or meron kayong pangamba, pangkaraniwang tanong sa akin, paano nila nalaman ang number ko? Eh, hindi naman ako tiga dito, ganyan. So pag may mga concern kayong ganyan, tutulungan namin kayo, tulong-tulong tayo, sabay-sabay nating hanapin yung mga kasagutan mula doon sa appropriate government agency. Again, in this case, the National Telecommunications Commission. No? So again, as I said, talagang ramdam na ramdam ko dito yung kakulangan ng oras, no? And I would very much love to pick your brains more, sir, but again, kulang tayo sa oras. So I'm just gonna give each one of you some time to please again share with us your message to our listeners dun sa mga botante natin, lalo't nasa kalagitnaan tayo ng campaign period. Let us start with Sir Eric. Okay. So maraming salamat, James, no? Sa pag-imbita sa amin sa programa mo, no? So, mga tatlong bagay lang, no? Na siguro pwede nating hikayat yung ating mga botante na. Unang-una, no? Ngayon pa lang, alam na natin may mga ibang lugar, no? Na nakapaskil na yung voters list. Ngayon pa lang, tinanan nila yung pangalan nila. Tinanan nila kung saan sila boboto, no? Huwag nila antayin. Yung araw ng halalan, hahanapin nila, at doon pa makakadagdag ng kaguluhan. Ngayon pa lang, no, pumunta na sila sa kanilang COMELEC office. Pangalawa, no, kilalanin nyo yung mga kandidato nyo at yung problema nyo sa kanayunan, no? Kasi ito yung batayan natin para makapag-desisyon tayo kung sino yung nararapat na iboboto natin. Pangatlo, no, pag may panahon kayo, gawin yung parang event, no? O parang gimmick, no? Mga kabataan ngayon, no? Na parang badge of honor na in-exercise yung right to vote, no? Imbis na lalabas lang kayo kung saan-saan, bumoto kayo, no? At gawin yung parang group event. Barkadahan. Maganda yan. Magandang suggestion yan. In fact, yung sinasabi nyo kanina, Sir Eric, na gawing badge of honor, yan nga din yung pakulo ng COMELEC, eh. Yung meron kaming ini-encourage namin yung mga election workers namin to display the finger prominently, no? Kasi patunay yan, kapag yan ay may indelible ink na ikaw ay bumoto, at kung wala namang indelible ink na yan, yan ay patunay ng iyong intensyon na buboto ka, no? So, Ma'am Maribel? Salamat, James, ha? Director James, salamat sa paganyaya. James is fine. Well, malapit na pong eleksyon, ilang araw na lang, no? At kailangan na po natin talaga maghanda. Gusto kong agyayahan ng mga tagapakinig, no? Una-una, maging mapanuri sa inyong mga kandidato. Tingnan po nila ang kanilang karakter, ang kakayahan, at ang kanilang katapatan sa bansa.
Pangalawa, mag-volunteer po kayo at maraming mga avenues for that. Pwede kayong maging poll watcher, maaari kayong mag-organize ng voters education campaign. Just contact us, tapos kami po ang pupunta sa mga eskwelahan, sa university, kahit saan po yan. At pangatlo, mag-volunteer po kayo as volunteer encoder sa command center po. We need about 300 volunteers per day for a month in order to validate the election results. Sa mga kabataan, kayo po ang pag-asa ng bayan. There are 2.1 million first-time voters. A third of the 61 million voters are the youth. Kami po ay umasa sa inyo. Kahit na po kayo hindi engaged, alam ko na kailangan lang namin kayong pukawin ang inyong damdamin at ang inyong sentimento at inyong pagmamahal sa bayan para po kayo ay makilahok po sa napakamahalagang na NLE 2019 election. So magandang hapon po uli sa ating lahat. Thank you, Ma'am Maribel and Ms. Sasa. Few words for your peers and mga kapwa kabataan mo na sa tingin ko talagang nakikinig sa iyo ngayon. Salamat, Sir James. There is nothing more important in a democracy than a well-informed electorate. So ngayon, bilang kabataan, inaanyayahan ko rin ang aking mga fellow youth and everyone actually to contact us. Maraming ways through Facebook, on Twitter, Instagram. Contact us and extend your message to us to volunteer, and also try na rin yung ppcrv.aptitude.xyz. Ano to, certification course for voter education. Saglit lang to, para rin to sa ano, sa bayan, hindi lang to para sa inyo or para sa mga pamilya mo. Baya, may kasabihan nga tayo, God, country, then family, because dito tayo pinanganak and mahalin natin ang ating bansa. Yun na po. Thank you. Nabanggit mo, ano yan, certification course? I should take that, no? Huwag naman sana ako bumagsak, sir. So, bago tayo tuluyang magpaalam, meron po tayong konting reminder lang. Ang ating halalang 2019 ay isang inclusive elections. So, meron tayong ilang paalala para sa inclusivity ng ating halalan. Radio Kabalay. Sa araw na eleksyon, mahigit na 52 milyong botante ang boboto. At kabilang sa mga ito ay ang mga kababayan nating persons with disabilities o PWDs. Ang PWDs ay mga taong may pangmatagalan na kapansanang pisikal, mental, intelektual o sensory na kasama ang mga hadlang sa kanilang paligid. Ang mga kapansanang ito ay maaaring makasagabal sa kanilang lubos at epektibong pakikibahagi sa lipunan kapantay ang ibang tao. Para maayos na makabot ang mga PWDs, inatasan ng COMELEC ang mga election officers na italaga sa ground floor o unang palapag ng voting center ang mga presinto na may mga PWD voters. Mayroon ring express lanes para sa mga PWDs, senior citizens, heavily pregnant women, at escorted detainee voters sa mga presinto kung saan sila boboto. Ang mga PWDs o illiterate na hindi naman kaya magprepara ng kanyang balota ay pwedeng tulungan ng una, malapit na kamag-anak o relative within the fourth civil degree of consanguinity o affinity. Pangalawa, kasama sa bahay na pinagkakatiwalaan, o pangatlo, sino mang miyembro ng BEI. Ang detalye na siya ay PWD o kaya ay illiterate ay dapat nakasulat sa Election Day Computerized Voters List. Tara, kwentuhan muna tayo. Mabilis lang to. Ayon sa mga tanaan ng professional elections, mas marami na ang botante ng mga babae at mas masisipag daw tayo bumoto. Alam niyo ba na kung pwede ka bumoto ay pwede ka rin kumandidato? At sa tingin ko, bagay na bagay sa mga kababaihan ng voting. Huwag tayo magdalawang isip na lumaho para sa ating demokrasya. Hindi lamang bilang botante, kundi bilang kandidato din. Tandaan, kasaysayan na mismo nagpapatuloy na sa ating mga kababaihan, walang imposible. Isang paalala mula sa Komisyon. Nagbabalik si Director James Jimenez sa programang Radio Kabalay. Maraming salamat po at susugan ko lang yung nakita niyong
nakita niyong material tungkol sa PWD, tandaan po natin na meron tayong tinatawag na emergency accessible polling places. Ito po para sa mga kababayan natin, yung mga botante na on election day makikita nila, na maalala nila, hindi pala ako nagsabi sa COMELEC na kailangan ko ng assistance. Huwag kayo mag-alala, mabibigyan pa rin po kayo ng assistance. Meron tayong emergency accessible polling place at ito ay isang presinto na nasa ground floor ng voting center kung saan pwede kayong lumapit at after giving a few requirements at kakausapin kayo ng ating mga election workers doon, ay maaring ibaba sa inyo yung inyong mga dokumento. Yung balotang gagamitin niyo, halimbawa, kung kayo ay naka-assign sa fourth floor, merong isang election worker na tatakbo sa fourth floor, kukunin yung materials niyo, at doon nyo fi-fill upan sa baba. Paalala lang, hindi naman din kayo ang makakapagpasok ng mismong balota sa inyong VCM dahil may VCM nga doon sa fourth floor. So, kailangan po natin i-entrust doon sa ating election worker para sila na yung magkakast ng vote for you. Again, ito po yung tinatawag nating emergency accessible polling place at ito ay open po sa lahat ng nangangailangan ng ganyang klaseng assistance. Tandaan po natin, kahit na hindi kayo, kahit na hindi nyo na isulat doon sa inyong registration na kayo ay PWD at nangangailangan ng assistance, kasi posible din naman na nung nagpatala kayo ay hindi pa kayo PWD, no? So pwede niyong gamitin yung ating emergency accessible polling place on election day. So meron po tayong mga paalala, tayo po ay hindi lamang voter education on air, voter education online din po tayo katulad ng mga kaibigan natin sa PPCRV, although mas maganda yung kanilang website. Nakita ko na. So, kami ay nasa social media platforms lang at andito po si Sarah para bigyan kayo ng information tungkol dyan. Yes, thank you Sir James. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang COMELEC Education and Information Department ay nagkoconduct ng vote counting machine or VCM demonstrations. Para po dun sa mga gustong mag-request, magpadala lamang ng kanilang letter of request sa email addresses na aesdemonstration@gmail.com or talktocomelec@gmail.com. Ang Radyo COMELEC ay available din po sa social media. Meron kaming Facebook page at Twitter account. Para naman sa may mga pahabol na questions, tumawag lang po sa DWIZ hotline 470-1750-254 or 0918-350-2378. At para po doon sa mga nais magsumbong ng unlawful election propaganda, magsumbong lang po sa amin through the hashtag Sumbong sa COMELEC. Ulitin lang po natin ang ating online social platforms at COMELEC sa Twitter, sa Facebook naman, comelec.ph. Pwede rin kayong magtungo sa aming Instagram, tingnan nyo yung mga litratong pinapost natin doon, particular yung mga violations, COMELEC TV ang ating Instagram address. So mga kababayan, again, hindi natin napapansin, tapos na naman ang isang oras. At samahan nyo kami next week. Meron pa tayong mga ibang mga bisita at meron pa tayong maraming pag-uusapan patungkol sa ating darating na halalan. Sabi po ng mga bisita natin kanina, napakahalaga na tayo ay maging engaged sa proseso na ito. Napakahalaga na tayo ay makialam at maging bahagi ng pagbubuo ng kinabukasan ng ating bayan. Yan po ang hamon sa ating lahat. Tayo man ay matagal nang bumoboto o ngayon pa lang boboto. So maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aming programa. Mga kababayan, let's meet here again next week, no? And let's talk some more about the elections. Ako po si James Jimenez at ito ang inyong Radyo COMELEC.